Syurut taburul amal. Ito po yung ang ibig ang kahulugan noon, ang dalawang kondisyon ng pagtanggap ng Allah at dalaw na mang-aay akhlas, katapatan para lamang sa Allah at sumang-ayon sa turo ng Propeta Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fi akhir surat al-Kahf, ba'd a'udhu billahi minas syaitanir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbihi فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito pong sinabi ng Allah sa banal na Quran, sa kahuliang sura ng Suratul Kahf. Ang kahulugan noon, sino po sa atin ang gusto niyang makaharap ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, sa paraiso, at tatanggapin siya ng Allah sa loob ng paraiso, ay dapat siyang gumawa ng mga mabubuting gawain. Paliamal amalan saliha. Dapat siyang gumawa ng mga mabuting gawain. At ano ito mga mabuting gawain? Ang mga ipinag-utos ng Allah, al-wajibat wal-mustahabbat, al-muwafika li syar'illah. Ang mga ipinag-utos ng Allah, maging ito man ay obligado at saka sunnah, na sumang-ayon sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. At pangalawang kondisyon, ay huwag na huwag niyang haluan ito ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ito man ay maliit na pagtatambal tulad ng pakitang tao, at lalo ng malaking pagtatambal, ang shirk na malaki. Sito po mga kapatid, dalawang kondisyon lamang po ang kondisyon upang ang ating mga gawain ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala at mapasa atin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lang po. Dapat po tayong gumawa ng mabuting gawain, ito mga pinag-utos at mga sunna na sumang-ayon, muwafaka li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito rin ang dalawang kondisyon ng pagkatanggap sa atin, surut kabul la'amad, al-ikhlas wa muwafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang katapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang sumang-ayon sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa ng Allah sa isang verse sa Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa. Walang ipinag-utos ang Allah sa atin maliban lamang kundi sambahin natin siyang nag-iisang Diyos ng buong katapatan at ayon sa kanyang reliyon na pagsamba lamang sa kanya na nag-iisang Diyos. Ito po mga kapatid, napakahalaga sa atin, sa tayong mga Muslim na mananampalataya sa Allah Ta'ala, ay dapat tayong gumawa ng mabuting gawain na sumang-ayon sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at walang halong pagtatambal shirk sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Allah sa isang verso, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin. Ipahayag mo sa kanila o Muhammad, katotohanan ang lahat ng aking mga salah, mga dasal, pagsamba, lahat ng uring pagsamba, wanusuki at lahat ng aking mga kinakatay, hinahandog, wamahyaya ang aking buhay, wamamati at ang aking pagkamatay, lillahi subhanahu wa ta'ala, ay aking ipinagkaloob sa Allah lamang na nag-iisang Diyos, mga kapatid. So ito po mga kapatid, ang pinaka-importante sa atin na dapat nating malaman, dalawang kondisyon lang po, ang nararapat na babagay upang ang ating mga gawain ay katanggap-tanggap. Ulitin ko, una po ay amilus salihat. Gumawa ng mga mabuting gawain. At itong amilus salihat, al-wajibat wal-mustahabbat, al-muwafaq li syar'illah. Ang mga obligado na pinag-utos ng Allah at ang mga sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumang-ayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada, at huwag nating haluan ng pagtatambal. Tulad ng maging maliit man na shirk o malaki, lalo ng malaki. Dahil kung ato ang maliit na shirk ay yung pakitang tao, riya. Yeah? Dahil mawawala ng saysay ang iyong magawain sa kapag hinaluan mo ito ng riya, yung salam mo halimbawa. Ito naman ang pagkaiba ng malaking shirk at maliit na shirk. Yung maliit na shirk tulad ng riya ay kapag hinaluan mo yung salam mo ng pakitang tao, hindi yung tatanggapin sa iyo. Bakos yung malaking shirk, nanalangin ka ng iba maliban sa Allah, ay kailanman ay hindi na yung tatanggapin sa iyo lahat ng iyong mga gawain. Dahil sinabi ng Allah, innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. At sinabi pa niya, wala in ashraktum la yahbatanna amalukum. Kung kayo ay
gumawa ng pagtatambal sa Allah ay mawawalan ng saysay ang inyong mga gawain. Yun po ang siyak na malaki. Tulad ng panalangin sa iba pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulad sa mga puntod, sa mga libingan, sa mga anghel, sino man dyan. Dahil siya lamang po ang dapat nating sambahin at dalangin. Tulad ng sinabi niya, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw lamang po Allah ang aming sinasamba at ikaw lamang po Allah ang aming dinadalangin. So dito lamang po mga kapatid, sana po nakabigay ito ng konting aral sa atin sa itong maikling pagbigay ko ng pananalita sa inyo na aking mga kapatid. So hanggang dito lamang po. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.